Inuzoom ko po yung bago kong piso Wi-Fi window power by power with Microtech. So ito po yung bagong code generator, full automatic na po. At tapos less maintenance na kasi kusa na siyang nag-delete ng mga use or unused codes, at saka auto-generate na yung code, hindi mo na kailangan maglagay pa ng SD card. So ito full automatic na, at ang kagandahan nito, online po yung system natin at saka energy efficient. At yun, meron po akong tool dito. Ito po yung tool natin. Explain ko maya kung paano itong gamitin. Gumagana po yung system natin sa Raspberry at saka sa Orange Pi. Yung ginagamit ko ngayon yung Orange Pi kasi mura lang. Meron po akong DIY dito. Gusto nyong matutong gumawa nito, kung mayroon kayong background dito, mayroon akong guide dito kung paano gagawin na run at tax pad. So mayroon din ang wiring guide at saka mayroong download sa mga image. Tapos mayroon din akong package kit dito, yung Orange Spike ko, ito kasama na yung coin slot, saka yung power adapter, SD card, at saka yung LCD display, at saka button. So dalawang kit yan, packet A at packet B. So kayo na lang yung package. So 5K yung packet A, yung Orange Pi, at saka 6.5K. So i-demo ko yung kung paano gagamitin yung window natin. Ang sistema ng window natin is by rate. So unlimited denomination na siya, kahit piso o 100 yung hulog mo, mag-credit siya. Ito yung sistema natin. So sample, maghuhulog tayo ng 1 peso. Ang isa lang isisit ako dito, peso. So, ang nilagay ko dito sa setup ko, peso, 10 minutes. So try natin talagay. So peso, 10 minutes. So kung mag-add ka ng 2 peso, 1 peso, so automatic siya mag-increment yung time niya. So mayroon din siyang countdown at button. Kung gusto mo nang gusto mag-add, button mo. So yun, may makikita mo yung code yan. Alphanumeric po yan, 4 digits. So hirip na rin yan kasi almost 2 million combination yan eh. So ang kagandahan ng system natin, pwedeng walang printer at pwede rin mayroong printer kasi mayroon tayong display. So automatic na yan. Kung wala kang printer, kung ikaw gagawa, pwede na rin. So pagtapos na, kung gusto mo nang makopy mo nang yung code, picturean mo, pwede mo nang gamitin yan. So makikita mo rin yung sales dyan. So pag press mong button, makikita mo yung serial number at saka yung sales. So yung serial number, yan magagamit natin sa online monitoring. So yan yung makikita. So ang kagandahan ng system natin, below 5 pesos, hindi siya nag-print. So makatipid ka rin sa papel. 5 peso above lang siya nag-print. Try natin, i-demo. Mag-taglag tayo ng 5 peso. So kung gusto mong walang printer, paperless, gumagana yung system natin. So nagpe-print siya kasi more than 5 peso na o 5 peso na siya. So mayroon din siyang 40 minutes dyan, 60 minutes, tapos mayroon din siyang dito. So ang kagandahan nito, 1 peso below, hindi siya nagpe-print para makatipid ka rin sa paper mo. So ganyan yung code siya. I-demo ko naman yung paano gamitin yung apps natin. Online po ito. So dito, yun ang serial number natin. Diyan natin makikita yung kung paano ma-remote. Kahit malayo ka, makikita mo yung window mo. Try natin. Makikita mo yung serial number dyan. Diyan, copy mo yan. Tapos yung ibigay ko na activation key, dito na. Yung ibibigay ko na activation key, 1K yung division key, so pero can activate 5 device na. So mura lang talaga. At saka
Ganun na, i-try natin kung tama ba yung sale. Kung kita mo yung sale, dyan 8 peso, tapos yung sale. So kakalagiin na. Ito po yung desktop at ginagawa ko rin itong para sa magagawa ko ng Android apps para madali lang talagang makikita yung machine. So nagluluto ni siya. So explain ko sa yung console. Ito po yung console. So yung username, dyan ilalagyan kung reseller ka, ibigay mo yan sa may-ari ng yung username. Limited lang yung ma-access niya. So ito. So ito na rin. Yung sales niya, kita mo 8 peso. Yung rate, yan dyan, may edit mo yung rate. Yan. So business title at saka Microtech password kung gusto mong i-edit yung Microtech password mo. May printer dyan, nakikita mo rin kung kaano kainit yung device mo at saka device online status. Yung piso rate MB, optional po yan kung gusto mo lang may capping. Kung walang gusto mo lang capping, sample yan eh, 100 peso per 100 MB per 1 peso. So kung gusto mo nang wala yan, lagyan mo lang ng 0. Pero mas okay yan kasi 100, malilimit mo kung sinong mauna. Yan ang ganda ng system natin. Online na siya. So, try natin i-edit yung title natin. Kahit malayo ka, ma-edit mo. Tapos, kung gusto mo ibigay sa yung kung reseller ka, ibigay mo yung user like hawan ng video mo. So pag update niyan, click mo yung save at update. So magre-reboot yung device mo pag nag-update. So successfully save, tapos device reboot. So kita natin yan dito. Ito po yung sa Wi-Fi natin. Ito po yung kit natin. Yung sa Raspberry ito. Isa ka sa Orange Pie. So nag-device rebooting na siya. Try natin kung na-update ba yung system natin. At try natin yung pasipasok yung Wi-Fi sa yung phone natin. Sa portal. Kasi wala kasi akong extra phone. Ito na lang sa web natin ay papasok. So, piso Wi-Fi. Yun, tingnan natin yung kung na-update ba yun. Na-update na yung business title at saka yung rate. Online na talaga yung system natin. Ang kagandahan ba nito, kahit mawala yun, kahit walang internet, kahit offline yung server natin, gumagana pa rin yung window natin kasi pag kahit walang net, yung last data niya nakakuha sa internet, yan yun ang kinukuha niya na data. So yun ang kagandahan ng system natin, kahit mawala yung internet, gumagana pa rin siya kahit pagutin mo. Try natin ulit yung access. Ito pa yung try natin yun dito yung kit natin. Madali lang, yung simple yung kit, 4 button at saka yung sa wala na yung kita-kita. Kasi nung hindi mo pasok, button mo lang.
natin ipasok yung code natin. Kasi naka-naka na dami ito. Remove natin yung try natin. Ito. Dito natin ipasok. So 1 hour siya, 50 minutes. So, salamat.